Yes, lutuan time na nga. At syempre, tama yung sinabi ni Egan ha. Magandang alternative to. Mas parang healthy siya for your sweet alternatives dahil nga gawa siya sa tubo. At dito nga sa Gerona Tarlac, naku, talagang alam na nga natin na talagang sikat na sikat sila sa mga matatamis dahil panahon pa lang ng Espanyol. Naku, talagang mahilig na sila dito na gumawa ng mga asukalan nga. At ngayon naman, ang ibibida natin sa inyo ay ang Inuyat. Ayan, diba? Dahil sa sugar industry, sikat na sikat sila. Pero syempre, paano nga ba ginagawa to? Makakasama naman natin ngayon si Ma'am Aida. Good morning po, Ma'am Aida. Good morning po. Ayan. So kanina, Ma'am Aida, na-try ko na nga na katasan yung tubo natin. Paano ba po natin ginagawa tong Inuyat? Una-una, ma'am, bali kakatasin muna namin doon yung tubo. Tapos pag dito na sa sunod, may cylinder yan. Kasi pag umaapaw yan, para hindi matapon. Mm-hmm. Ayan. Trinay ko kanina yan, no? Yung pagkakatas ng tubo. Tapos yes, pagkakuha po ng katas, ilalagay daw po natin yan dito sa cylinder. At dito yes. Sa cylinder ay papakuluan natin ng mga 3 oras. Yes, ma'am. Tapos dyan na po lumalapot yun, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Tapos may hinahalo pa ba po tayong iba dito, Ma'am Aida? Wala naman. Puro pure sugar cane yan. Pure sugar cane. Yeah, okay. So talagang napaka-healthy nito. And what a great alternative na pwedeng papakin yes, or palaman diba? Yes, or katulad nga nung sinabi natin kanina sa studio, pwedeng ipamigay ngayong Christmas yes. Season. Kano katagal po itong proseso na to sa paggawa ng Inuyat? Bali, lulutuin ma'am, 3 hours yan. 3 hours? Yeah. Tapos kano katagal po tumatagal yung isang bote ng Inuyat? Kahit 1 year, 2 years, basta maganda yung lagayan. Aba, basta maganda ang lagayan, pwede. Siyempre, pagkatapos dati nasa, nandito nga siya sa lata, ngayon yes, nasa bote na siya. Katutad na sinabi natin kanina, from 50 pesos, 75 to 100 pesos, meron tayo niyan mga kapuso. At siyempre, dahil nga nakabote na siya, mas madali na siyang i-transfer at pwede nyo na siyang ipamigay ngayong Christmas season. Pero siyempre, sa mga negosyante dyan, nako sa 1,000 pesos pa lang, pwede na nang ng pang-business natin 'to, 'di ba? So for 1,000 pesos, pwede kang mag-earn ng mga 300 to 400 pesos dahil pwede kang magtubo from about 50 pesos pwede mong dagdagan ng 20 pesos 'yan, yes. O 'di ba? Ang sarap-sarap ng Inuyat. Maraming salamat po, nakikita nyo na nga. Pero ngayon, syempre, bukod sa mga pinagagamitan natin ng Inuyat, ngayong Christmas season, kailangan natin ng mga masasarap na ulam. At kasama natin si Chef Brian na tuturo sa atin kung paano iluluto kasama ang Inuyat. Chef Brian, alam mo kung lulutuin natin today? Magluluto tayo ng humba sa Inuyat po. Ayan. So nag-isa na tayo ng kwan, sinangkot siya na po natin. Ayan na ang itong pork natin. Pork po natin. Sige. Opo. Ako, excited na ako malaman, Chef, kung paano natin dadagdag dito yung Inuyat, ha? Opo. Pag niluto ba po yung Inuyat, matamis pa rin siya or may ibang lasa din na nakukuha dito? Kumbaga, pagka kwan, yung sa tamis niya kasi, nagbe-blend, parang meron siyang asin kaunti na kwan na steak. Kaunti na lang ilalagay mo suka, kumbaga. So meron tayong asim at tamis na makukuha, asim at tamis sour. Sige, Chef, pagkatapos po niya, ano pong gagawin natin? After natin masangkot siyang ganito, ang idadagdag po natin susunod ay ang... So, lagay na po natin yung mga... Kwan, mga ingredients pa natin. Ano po ito? Ito po yung pa natin yung toyo. Ayan, may toyo. Ito po yung tausi po natin. Tausi. Toyo, tausi. Idadagdag po lang po bawang, natin. Bawang. Lagay lang po natin lahat. Lagay-lagay lang po tayo. Okay. Ito po, sibuyas. Ilalagay lang po natin ito. Lahat. Tapos itong aswete po natin. Aswete pa. Sige. O, di ba mga kapuso? Itong banana blossom po natin, saka yung paminta po. Yan! Ay, malasang-malasa talaga ito, Chef, panko. At may konting-konting gulay. Ako, okay, yung gustan ni Juan, ito madaming di konti panko. Lang gulay. Boy. Then, ilagay na po natin yung pineapple chunk. Ayan, tapos may pineapple din tayo. Para din siyang medyo adobo din yung ano niya, opo, no, itsura niya. Parang style po ng adobo po. Ayan, tapos so, pagkatapos po natin ilagay ito lahat. Na po, ito na po yung pan natin, tsaka na po natin ilalagay po yung Inuyat po natin. Ayan, ang ating kasi star player. Kasi yung humba po kasi, imbis na sugar yung ilagay natin. Lalagyan po natin siya ng Inuyat para mas masarap po siya. Ah, okay. So imbis na asuka lang ilalagay natin, Inuyat ang ilalagay natin. Ayan, o.
ako, 'di ba? Akala ko pwede lang pang pangpapak, pang sa bread, 'di ba? Pagpandesal, ganyan. Pwede rin palang pang-ulam natin 'yan, mga kapuso. At ihahalo mo lang siya. Opo, ihahalo lang, hintayin lang po natin hanggang sa sa lumambot. Pakukulan lang po natin. Ayun, inuyat na medyo matamis, 'di ba? Ito na ang ating finished product, mga kapuso. Ang ating humba sa inuyat. O, di ba? Ito na siya. At hindi nga asukal lang ginamit natin kundi inuyat. So, ibig sabihin, healthier alternative. No, chef? Try na natin. Ang sarap, chef. Tsaka lasang-lasa ko rin yung inuyat, ha? Naku, mamaya, malalaman pa natin kung ano pa yung iba't ibang mga luto para sa Christmas ang pwede nating itry with inuyat, mga kapuso. Back to studio muna tayo. Kasi yan.